So, itong transformer na to, ito po ang mag-step up galing sa ating 12 volts battery. Itong mga wire na to na red at itim, papunta yan dito sa system na to. Galing dito sa ating battery, dito. So, ito naman ang kanyang mga power MOSFET sa 1000 watts na 12 volt system. Meron po siyang 16 pirasong MOSFET. So, ito, negative, positive. Welcome back mga sir. Ito na ang ating munting solar setup. For almost 3 years, wala pa po siyang aberya. Awa ng Diyos. So, ang problema natin is ang kanyang battery lang dahil paggabi, nasa 9 o'clock lang mag-transfer na po siya sa DU. Since naka-ETS tayo, wala namang problema kapag nalubat ang ating battery, tra-transfer yan automatically. Since meron din tayong LVD module na itong magkukuman sa external relay na ito, papuntang battery ito, inverter na line sa positive. So, ganyan ka safety ang ating setup. So, actually, itong setup na ito mga sir is nalinisan ko na ito noong nakaraang taon. So, inopen ko ito, ang inverter, binaba ko to. Tapos, maraming alikabok na sa loob. So, ngayon, pagkatapos na naman ng isang taon, ito na po siya. Yan. Makapal na rin ngayon ang kanyang alikabok. So, dito ang ating battery is VRLA or Valve Regulated Lead Acid. 50% TOD lang. So, may kalamaan na. Kaya, hindi na po siya aabot ng magdamag. Mga alas 9 ng gabi, magta-transfer na ang ating ETS kapag nalubat na ang ating battery. So, ngayon, ay lilinisan na naman natin to para safety ang ating inverter. So, itong ating inverter, yan, napakadumi na. So, dito kasi ang intake sa hangin mga sir, papunta dito sa kanyang system. At dito yan ang kanyang exhaust sa blower na to. So, kung nakita nyo, yan, napakakapal na po sa kanyang alikabok. Halos, di na makapasok ang hangin. So, kailangan na natin tong linisan. Lalong-lalo na sa mga parts nito is naka-SMD na po or surface mounted device na mga maliliit. So, pag yan ay nakalawangan, so dyan na magsimula ang problema. At ito na mga sir, buksan na natin ang ating inverter. Tapos ko na itong natanggalan ng mga screws. So dito mga sir is meron po siyang cable from main board to front panel niya sa kanyang display. So tanggalin nyo lang to galing sa kanyang socket. So don't worry, sa pagbalik niyan ay hindi yan mabaliktad dahil pag baliktad hindi yan papasok dito. At ito, napakakapal na po sa dumi na dumidikit sa transformer. Buti na lang nasa tapat ang grills dito sa transformer, kaya dito lang siya dumidikit. So, ito po ang kanyang transformer. Tingnan natin ang kanyang windings dito. So, dito, meron po siyang 0 volt, 160 volt, 190 volt, 220, at 250. So, ang black, brown, blue, red at white, ito po yun from 0 volt to 250 volts, itong limang piraso na to. Tapos ang kanyang secondary naman, itong 6.5 volt na kulay black at red, which is ito po yun, black at red. So na manufacture nga pala ito noong 2021, July 5. Meron siyang maliit na transformer dito. So parang booster ata to. Dahil ang
Black at 3 dito is 6.5 volt lang. So kung hindi ako nagkamali, itong maliit na transformer na to is parang i-step up or i-boost niya ang voltahe para eksaktong maging 12 volt. So negative, positive. So meron po siyang 8, 16 na pirasong MOSFET para dito sa 1000 watts na inverter. Tara, linisan natin to. So gamit lang po tayo nitong blower. Tapos gamit tayo ng maliit na paintbrush o kahit ano, basta makaabot hanggang sulok-sulok. So ingat lang tayo sa pagsundot-sundot dito, baka matamaan natin yung mga sensitive na parts. So pwedeng masira natin ang ating inverter. So napaka-importante po dito sa ating inverter mga sir na may periodic cleaning or preventive maintenance dahil maliliit lang ang parts nito. So once na tatablan ito ng kalawang ay tuloy-tuloy na yan. Lalo na sa mga lugar na nasa tabi lang ng dagat, alam naman natin na ang sea breeze ay napaka-destructive po sa ating mga appliances. So kailangan maintain sa pag-cleaning para tatagal po ang buhay ng ating mga appliances. So ito o, nakapagsimula na ang kalawang dito sa kanyang exhaust fan. Noon kasi hindi ko ito inopen dahil under warranty pa po siya. Kaya after 1 year nang matapos ang warranty, doon ko siya lininisan. Pero medyo huli na po ang lahat dahil ang kanyang exhaust na grills is natabla na ng kalawang. Pero ganun pa man, still hindi pa rin apektado ang mga parts ng ating inverter dahil dito lang po yan sa casing. So dito, ito po ang kanyang mga PWM, mga relay, so battery charger. Mayroon kasing 5 pirasong relay dito. So 2 nito ang pinaka-ITS niya. Ang isa sa battery charger, iwan ko kung sa anong application tong mga ibang relay na yan. Ito po ang kanyang toroidal transformer. Ito po yung tinatawag na low frequency inverter na pure sine wave. Unlike doon sa mga magagaan na inverter, yun po ang tinatawag na high frequency inverter na kadalasan transformerless or mayroon mang transformer is maliliit lang, na copyright core lang. Katulad nitong maliit na transformer na to, i-right po ang kanyang core. Hindi katulad nito na silicon iron sheet ito na spiral ang kanyang ikot. So parang donut. So ito pong transformer na ito mga sir is consists with 2 separate windings, primary at secondary. So itong sa pang 12 volt natin, ito po ang kanyang pinaka-primary. Yan, itong kulay itim at kulay pula, papunta yan dito sa kanyang mga power MOSFET. Meron po siyang 16 pirasong MOSFET para sa 1 kilowatt 12 volt system na inverter. So itong mga malalaking wire na to, itim at pula, so ito po ang papunta sa ating battery terminal. So meron siyang connection dito. Dito natin ikakabit ang ating mga batteries. So ito po ay tinatawag na pure sine wave inverter. Yung nasabi ko kanina na magagaan na inverter, yun po ang tinatawag na high frequency. Kadalasan noon is modified sine wave lang.
Unlike nito na kahit saksakan mo siya ng mga demotor like electric pan, smooth na smooth po ang ikot ng ating electric pan, hindi po siya maugong dahil 60 Hz po siya na pure sine wave. So again, ito po ang kanyang board. Naka-SM din na po ang mga parts nito, mga maliliit lang, kaya needed talaga na twice a year at least tayo maglilinis nito para hindi po pasukan ng kalawang ang mga parts. Tips ko sa inyo mga sir, pag nagwalis ang membro ng inyong pamilya sa loob ng inyong bahay, so mas maganda i-switch off muna ang inverter. Ihigop kasi ito ng hangin mula sa labas. So once na nagwawalis tayo, tatalbog yung mga alikabok or kung mga or mga dumi, aangat yan sasabay sa hangin at ito pwedeng makahigop ng mga alikabok na mula sa loob ng ating bahay. So dito kasi ang kanyang pinakaintik, yung mga butas-butas sa gilid, yun po ang kanyang air intake papunta dito sa system at palabas dito through this exhaust pan. So sinadya nilang dito nilagay ang intake or mga grills dahil iinit din ang transformer na ito, lalo na pag nasa maximum load na. Iinit to pati ito, itong mga power MOSFET, iinit to pag nasa maximum load na. So kaya sinadya nila ditong nilagay ang exhaust pan para pasok dito ang hangin, labas dito. So madaanan sa hangin itong mga heatsink na to at mabawasan ang init. So yun ang magandang gawin at ipaalam nyo doon sa inyong membro ng pamilya na tagapaglinis. Halimbawa, bawat umaga, magwawali sa loob ng bahay. So, isi-switch off muna ninyo itong inverter para hindi po siya makahigop ng mga alikabok na galing sa labas. Yun, since tapos na tayo sa paglinis, isara na natin to at para maibalik na sa ating power wall. At ito na mga sir, naibalik ko na ang ating snuddy inverter sa ating power wall. At nakapag-retightening na rin ako sa lahat ng mga connections or termination dito sa ating setup. Galing dito sa mga breakers, ETS, yan. At dito rin syempre sa ating solar charge controller. Dito rin sa mga breakers at sa external relay. Siyempre pati rin dito sa battery. So halos lahat yan is nahigpitan ko na para maganda po ang daloy ng ating kurente at hindi mag-iinit ang mga terminations, lalong-lalo na dito sa supply ng ating inverter, positive and negative. So check yan palagi mga sir. Kapag nag-disconnect kayo dyan, kailangan double check or triple pa para hindi po masira ang ating inverter once na nabaliktad natin ang wirings. Sa ating mga termination mga sir, lalo na is mostly po ito naka-screws lang. So kailangan po ang retightening or paghihigpit muli dito sa lahat ng connections. Dahil kahit sa pag-install nito mga sir is mahigpit nyo po itong naikonik, pero luluwag yan sa katagalan. Kaya diyan po magsimula ang init sa mga maluluwag na termination na yan. So pwede yan pagsimula ng sunog. So kailangan kung minsan is maghihigpit din tayo sa ating mga termination, lalo na sa DC side dahil malalakas po ang current na dumadaloy nito. So ngayon, power on na natin ang ating inverter, sana walang aberya. Yan, naka power on na siya at naka mode 1. So nag
transfer na po ang ating ATS dito sa ating display. 0-0 po ang voltahe sa ating AC input or AC charge dahil naka-switch off pa po ang circuit breaker sa ating AC input. Tapos dito naman meron siyang 60 Hz na frequency. Tapos ang kanyang output siyempre 220. At hanggang dito na lang po mga sir. Sana may na-share akong magandang ideya sa inyo. This has been your 59 TV. Thank you. Merry Christmas to you. Thank you.